So hanggang sa nagulat ako, may mga nag-joy, may mga nag-i-inquire. Hanggang sa after 1 year and 3 months, yung magbubuti, nakabili ko siya ng Honda City. Wow! Pinakalap sa kayo. First time sa lugar namin may Honda City, gulat na gulat ako. Bakit? Kasi tricycle lang akong pumapasok dun eh. And eto ka, sa lugar ho namin kahit utot mo alam. Ganun kami din tismis dun. Kahit ulam mo alam. Totoo, pag may gumagano, sasabihin namin, sardinas yung ulam nung kami tayo. Binubuksan na. Tama ba? Lahat doon alam, wala nakakalusog doon. Kaya nung nalaman namin, si Kuya Jude, nagpapatayo na ng bahay sa Antipolo, napakalaking bahay. Alam niyo po ako, ako na yung unang lumapit sa kanya. Sabi ko sa kanya, Kuya Jude, gusto ko rin mabago yung buhay ko. Eh nalaman ko, alis na siya sa Mayangono, sa lugar namin. Baka pwedeng turuan mo naman ako paano ginagawa yan. Kasi nihingita ko siya. Iba yung lumalabas ng squatter area na lagi naka-codge. And alam ko yung taong may pera sa wala. Tama. Nung walang pera si Kuya Jun, amoy bakal yun. Amoy bote, amoy dyaryo. Amoy araw. Alam niyo nung may pera na? Nung may kotse na? Grabe ang bango. Wow. Yung bangong hahapulin mo yung amoy. Wow. Totoo. Kaya sabi ko, iba eh. At pati yung kotis, iba. Diyos ko po, pumogi din. Yes. Sabi ko, gustong-gusto ko na rin yung aman. Bakit? Mabango ka na, pumogi na pa. Yes. And ginawa ko yung business. Actually, paano ako naka-join? Pito ho kami magkakapatid. Ang tatay ko po maaga namatay. Ang nanay ko po, nung namatay yung tatay ko, lalo nag-ira. Siya na yung tumayong tatay, siya pa yung tumayong nanay. Siyempre, pito kami magkakapatid. Breadwinner ho ako. Pag yung isang nanay na wala ng asawa at may pitong anak na naiwan, anong gagawin? Mag-asawa ulit. Tama naman. Magandang option, mag-asawa ulit. Pero ang nanay ko kasi hindi nag-asawa eh. Anong ginawa niya? Nagtrabaho siya. Lahat ng trabaho pinasukan. Wala nang tumanggap. Kaya ang ginawa niya, nag-business siya. Noong namatay yung tatay ko, lahat na naging abuloy, yun ang business. Ano pinasok ng business? Tusoy ng nagdalisa. Bumili pa ng freezer. Alam mo yung freezer? Yes. Sabi ko, mukhang papatok yung business ko na yan. Kasi umahango pa siya sa Pampanga. Mga tusoy ng nagdalisa. Eto ka. Noong magbebenta na, walang gustong bumili ng cash. Lahat gusto? Lahat! Hindi na mga kapitbahay namin na yan. Nung pinautak namin, hala, ubos! Paub yung freezer! Eto ka, after 1 week, magbabayad daw. Nung naniningil na yung nanay ko, ganit pa yung kapitbahay namin! Ano nangyari sa business na lubit? Hanggang sa ibinenta namin yung napunta ng tatay ko na bahay, para may pang-business ulit. Tama? Ano naman ginawa ang negosyo ng nanay ko? Isda, manok, nilalagay sa balde, yung nilalako, lugi ulit. Hanggang sa nanay ko, naging caretaker na lang ng malaking lote ng mayaman sa amin. Alam mo yung malaking lote na yon, tinataniman niya ng okra, talong, mga talbos, kamote. Yun po yung hinahango niya, nilalagay niya sa bantya, pinapatok niya rito, binibenta niya, nilalako niya. Sanay kasi mag-vendor nanay ko eh. Kaya pag nakita ko yung nanay ko, ang lalaki ng muscle nun. Yung paanon, yung kamay nun, yung kamay, parang paa na rin. Wala na pinagkaiba. Pag tinitignan ko yung mga daliri, parang luya eh. Alam mo yung luya? Ganon katindi. Pag bibili ng chinelas yun, wala na magkasya. Alam niyo, amang-uwa ako sa nanay ko. Kaya yun yung naging inspirasyon ko para aralin yung business. Sabi ng upline ko, umataw ka maigi. Hindi, hindi pala muna yun. Paano ako naka-join? Lumayo tayo eh. Eto ka. Nung nabaliw na ako, gusto ko na mag-join. Problema namin, wala kami pera. Sabi ko sa nanay ko, Ray, sabahan mo ako. Punta tayo sa 5-6, mangutang tayo. Alam mo sabi ng nanay ko, o, tumingin ka sa labas anak, lahat ng tindahan dyan, gawin tayo sa utang. Wala nang gusto magpa-utang sa akin.
Alam niyo, sabi ng nanay ko, huwag ka maka-join-join dyan. Sa in-global ni Mayun. At marami na na-scam dyan. Alam niyo guys, doon narinig ko yung sa nanay ko, parang nangihina ako. Pero every time nangihina ako, lumalapit ako sa mentor ko. Sabi ko sa apply ko, apply! Wala kami mautangan, hindi ako maka-member. Ano bang gagawin ko? Sabi ng apply ko, punta ka sa sala nyo, sa bahay nyo. Paggabi, itigan mo kung ano yung maituro mo, ibenta mo. Alam mo dahil paano apply ako? Pero hindi gabi ah. Kasi gabi, nandun yung nanay ko. Kinaumagahan. Habang nanonood ako ng TV, nakita ko yung TV namin. Sabi ko, itong TV na to, matagal na kami nanonood ng TV. Gumagastos kami sa kuryente. Napaputulan pa kami ng kuryente. Sabi ko, ba't di ko kaya ibenta to? Alam mo guys, tinawag ko yung kapatid kong bunso, si Raymond. Pinapit-pit ko yung TV, pinapakras ko yung antena. Eh nakita ko may DVD sa ilalim. Sabi ko, isama mo na yung DVD, ang pangit ng TV ng bahay. Walang TV pero may DVD. Binenta ho namin. Galit na galit yung nanay ko. Pero sabi ko sa nanay ko, Nay, bigyan mo ako ng 3 months. Yung TV na yan, papalitan ko pagkalaki lang yung TV. Eto ka, naka-join na ako. Ito, totoong buhay ito eh. Lagi kong pinukwento ito sa head office. Yes. Alam mo yung hawak ko na yung pambayad? 780 pa dati? Pero nagdadalawang isip pa rin ako kung bibitawag ko. Tama ba? Kasi 8,000 ito eh. Alam mo yung napansin ng apply ko na parang nagtutulan ako at ayaw ko bitawan yung pera? Alam mo sabi niya sa akin, Raffy, tignan mo, sexy ng babae. Pinabulot yung pera nila sa counter. Alam mo, nakita ko yung pera ko, binibilang na ng kahera. Sabi ko, bilis mo na. Kaya kami, lumabas na yung global package. Lumabas yung global package, sabi ni kayo dun. Raffy, yung global package na yan ang magbabago ng buhay. Yes! Napapaniwalain ako. Tama! Alam mo, sa sobrang tuwa ko, na-motivate ako. Ginawa ko yung global package, niyakap ko talaga siya. Tapos inaamoy-amoy ko pa yung karton. Alam mo yung power ka, payaman ka. Di ba kasi galing kayo yung office, ang gagaling ng mga nagsiseminar, para ka talaga magbubudol eh. Di ba? Totoo, pag nakinig ka ng seminar natin, baliw ka talaga eh. Yes. Lalo na may kita ko, lahat ng uri ng tao rito, yung mama. Yes. Ano pakiramdam ko? Sabi ko, payaman nga ako. Eto na talaga to. Hanggang sa pag-uwi namin, sakay niya ako sa konti niya, Honda City. Talaga yakap-yakap ko yung package. Payaman. Hanggang sa pagdating sa lugar namin, sa squatter area, sabi ko, payaman. Binabayan niya ako ng konti. Pagpasok na ako sa bahay namin na bulok-bulok, sabi ko, payaman. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko yung nanay ko, laki ng mata. Yung package, bigla ko tinaan ko sa likuran. Sabi niya, sabi ko na huwag na magme-member. Galit na galit. Tapos kinakumagahan, sabi niya, parang may nawawala sa bahay. Inunahan ko na. Sabi ko, Nay, binenta ko yung TV natin. Pero huwag ko mag-alala, after 3 months, papalipan ko. Alam mo, napanatag yung loob ng nanay ko. Napanatag, labo na rin eh. Eto ka, nataw na ako ngayon. Lahat ng pakilala kaibigan, in-invite ko. Lahat ng itinuturo ni kayo yun, ginagawa. Good news, after 3 months, wala akong nag-join. Yung nanay ko, galit na galit, 3 months na, wala pa yung TV niya. Halos gusto na akong palayasin sa lugar namin. Totoo. Kung may pagpapupuntahan lang ako, iba na layas na rin ako eh. Bakit? Sa araw-araw, dadakdakan ka ng nanay mo. Eto ka, pagdating ng 4 months, ang kinita ko, 1.5. Pagdating ng 1 year, ang kinita ko po, 5,000. 5,000, malaki, maliit? Malaki. Malaki kahihiyan. Gusto ko po. Pagdating ng 2 years, ang kinita ko po, alam nyo kung magkano? 15,000. 2 taon na ako sa EC, sa EC Global. Pagdating ng 3 years, ang kinita ko po, 25,000, 3 taon, total earning po yun. Alam mo yung nag-iisip na ako kung tutuloy pa ako o hindi.
Kasi sabi ko, anak ng kamote, parang sobrang nakulong to, ha. 25,000 na po taon. Sabi ko sa mentor ko, sa upline ko, kaibigan ko yun, eh. Eh, gusto ko mag-quit. Sabi ko, umumurahin ko to, makabawi man na. Sabi ko, mentor! Sabi ko, okay, yun! Hindi na-upline ko, yun! Yung talagang, basta ko sa lubog na, gusto ko na subuntalin, eh. Kasi everything na, nangihina ko lang, sa kanya ko lumalapit. Ang ginagawa niya, motivate lang na motivate. Ano itong puro ko naman motivate, eh. Ikaw kaya mag-recruit. Tama ha? Alam mo sabi niya sa akin? Sabi ko kay Jun. Wala Jun. Ikaw lang yung kumikita sa atin, eh. Parang nabutol mo ako, eh. Kayo lang ata mga nasa taas ang kumikita dito, eh. 3 years na ako, kakong ganun. Ang kinita ko, 25,000. Sabi ko, mag-quit na ako, tandaan mo to. Alam mo, sabi niya, hindi mag-quit ka na. Sabi niya, mag-quit ka na lang, para matinabot mo pang 3 years. Pag nag-quit ka, anong gagawin mo? Mag-o-conductor na? Sabi niya sa akin. Sabi ko, oo nga, no. Alam niya, madali rin kasi ako mag-motivate. Nag-isip ako, oo nga, no. Pag nag-quit ako, magtatawanan ako ng mga kapitbahay namin. Sabi niya, ba't ka matatakot maghirap uli? Ang tagal mo nang mahirap. Sabi niya sa akin, bakit ka natatakot mapagod? Kahit hindi mo gawin itong empowered, mapapagod ka rin. Mapapagod, mapupuyat ka rin. Mahihirapan ka rin. Pero at least dito, abutin ka man ng 3 years, 4 years, 5 years, alam mo, pwede na mabago buhay mo. Yeah! Alam mo na narinig ko yun? Lumakas ulit yung loob ko. Umata ulit ako sa online. Sinimula ko yung, nag-join ko ako 2008. Nag-join ako sa Global. Dito sa Empowered. And, nag-online ko ako 2011. 2011 ako nag-online. Nung nag-online ako, nirecruit ko lahat. Alam mo yung mga una ko nirecruit nung una? Mga kakilala, kaibigan ko, yun talaga unang nagre-reject eh. Sa kamag-anak ko, wala nag-join. Sa 7 kong magkakapatid, wala ho nag-join. Kahit ngayon, mayaman na ako, wala pa rin nag-join. Alam niyo, sobrang yaman ko na ngayon. Yung mga kapatid ko, hindi pa rin. Matatang. Kaya sabi ko sa sarili ko, totoo pala yun. Ang magpapayaman sa'yo, hindi mo kakilala, hindi mo kamag-anak. Yes! Ang madalas magpapayaman na sa atin, hindi natin kakilala. Alam nyo guys, pumutok ang mentor ko, una ko na-recruit Singapore, hindi ko kakilala. Na sobrang sipag ko mag-recruit online. Kasi naranasan namin yung offline, naranasan namin yung online. And alam nyo ba, napakaswerte nyo kasi online na kayo. Kung mahirap po mag-recruit ng offline, sa online, napakadali na. Tanong, sino malakas mag-recruit dito? Taas ang kamay. Ilan lang? Gusto ba maturuan para lumakas mag-recruit? Yes! Number one, alam nyo ba? Eto, alam nyo ba, ang pinakamadaling gawin dito sa negosyo natin is mag-recruit? Oh, sabi ko, totoo! Yan ang pinakamadaling gawin dito, mag-recruit, mag-invite. Ewan ko sa iba, maghirap na hirap. Ano ba mahirap sa pag-computer? Meron naman tayong online training. Itinuturo sa atin lahat. Mula sa Facebook branding, sa posting, tama? Hanggang sa pag-i-invite, pag-prospect. Hanggang sa pag-present. Alam nyo, kanina ko pa kayo tinititigan. Parang napansin ko, ganun ba kayo si Apply ni Adrian dito? Naipit ka sa si Apply? Ha? Parang tingin ko kay Apply, napakaipit eh. Kasi kanina ko pa kayo tinititigan. Nakikita ko, lahat kayo magagandang gwapo. Babal na pangit dito? Yes! Guys, yung ganyang itsura, ewan ko na lang kung di makarecruit. Magdapit ang ganyan ng kanilang ko. Meron ako kong hub. Yung mga hub ko po doon, Diyos ko, magdapit ang ganyan mga leader ko. Mga guwapo.
kulit, tsaka magaling. Yes! Lalo nang ginawa ang Diyos na pangit eh. Depende lang yan sa pamitingin. Yes. Tama? Eh guys, nagkataon nag-empower consumerism ako. Lahat po ng nakikita ko is maganda at guwapo. Ang isa sa natutunan ko rito, kung gusto mong lumaki na network mo, number one, dapat baguhin mo mindset mo. Yes! Baguhin mo mindset mo. Dapat pagpasok mo rito, utak payaman ka na. Yes! At pag utak payaman ka na, dapat iniiba mo yung mindset mo. Ang mga payaman po, guys, hindi nag-entertain ng negative. Baka andito ka na nasa hub. May mentoring, may training, may mga special training pa kayo. Tama. Pero madalas natatalo ka pa rin ng negative. Guys, ang negative po, huwag na huwag yung i-entertainin. Yan po ang maghihila sa inyong mababa. Ako po, nung nag-online ako, nung nagsisimula ako umataw, ang daming negative sa paligid ko. Actually, nag-online ako sa bahay namin, number one negative, nanay ko eh. Yung araw-araw na lang, sineserve mo lang ako, ano ba yan, Raffy? Araw-araw na lang, wala kang ginawa, kung di ba ipag-usap sa kumpanin kanino? Ang sakit mo sa mata! Galit na galit nanay ko. Kung bumubiyahin ka na lang ng jeep, sana kumikita ka na ngayon. Na nag-full time ako. Pag nag-full time, kikita agad hindi. Yeah. Hindi naman eh. Tama? Ang nanay ko lang, mahirap na kami, lalo naghirap. Kaya hindi ko rin masisi. Kung ba't galit na galit sa akin nanay ko eh. Wala na akong mayabot pambili ng bigas. Pero online pa rin ako ng online. Alam mo, may sabi, may kausap akong prospect, sisigaw yung nanay ko, ano ba yan? Wala tayong ulam? Kasi narinig na kausap ko, wala tayong may ulam. Mari Jose, sabi ko, gigil ako sa papatid yung tenga ko eh. Alam, minsan gusto ko lang palayasin yung nanay ko. Nakakagigil. Gusto ko talaga palayasin yung nanay ko, kaso nga lang hindi pwede siya niyari ng bahay natin. Baka pag sinigawan ko yun, ako yung palayasin eh. Tama ba? Ang hirap kumataw sa bahay. Kaya kayo napakaswerte nyo, may hub na. Sa hub, wala po yung nanay mo rito. Walang negative dito, tama ba? Yes. May negative ba sa hub? Yes. Kasi kung meron, pinapaalis. Tama? Yes. Number two, dapat attitude. Yung attitude mo rito, pagandahin mo. Hindi po pwede yung ikaw masusunod sa hub. Sa hub po, may rules and regulation. May mga policy rito. Yung policy na yan, ginawa mo yan para sa inyo. And wala ka pa rito, policy na ho yan. Tama? Yes. Hindi ho yung policy ang susunod sa'yo. Ikaw ho ang susunod sa policy. Kung gusto mo yung maman, wala kang choice. Kinakailangan sumunod ka sa policy. Umataw ka sa online time. Kung ilan yung inihingi ng mentor mo na prospect, ibigay mo. Alam mo guys, yung sinabi ng mentor mo, Raffy, mag-prospect ka, mag-invite ka araw-araw lima. Lima. Bakit daw lima? Ang lima sa isang linggo, 35. Tama ba? Sa 7 days. 35 times 4, 140 po yan. Huwag yun ang bilangin. Kabisado ko niya. 140 prospect after 1 month. Yung lima na kausap mo every day. At alam mo, pag ginawa mo yung lima mahigit every day, ang total na nakausap mo is 140. Tama ba? Yes. Sa 140 na yan, nagamitan mo ng form, na invite mo, nagamitan mo ng promo, na tuhog system mo, at kung ano-ano pa, pwedeng na ipakilala mo pa sa apply mo. Ewan ko na lang kung walang mag-join dyan, at least dalawa. Sa 140, walang mag-join, dalawa. Tama? Alam nyo guys, sa mga mini-mentoran ko, minsan, 2 weeks pa lang sa hub, nakakapapayinan ng 27 account. Wow. 1 month pa lang,
nakakapagpapayin na ng built-in account. Wow. Bakit po? Ito sekreto ko, guys. Masalamat kayo, hindi ako yung apply mo. Bakit? Pagdating mo sa hub, napakahigpit ko. Alam ko yan ni Albert. Kasi si Albert, galing mo yan ang hub ko eh. Siguro na sobra ng higpit ko, kaya umalis. Hindi, sobrang bait ni Albert. Sa akin po, lahat ng leaders ko, minomonitor ko namin. And pwede ba magpamonitor kayo sa mga applied mentor mo? Yes. Kasi ang swerte mo pag may nagmomonitor sa'yo. Yung tipong chine-check, yung production mo everyday. Sa amin po, everyday, dapat may naipapasa ka sa GC namin ng mga hubbers ng limang kausap mo everyday. Kasi ang total hunod sa isang buwan is 140. What if may hubbers ka na dalawa? Huwag na natin sabihin yung mga hubbers mo, dalawa lang. May hubbers ka sa left na ilan? Isa. Sa right, ilan? Isa. Yung isang hubbers mo, ang prospect nun, ilan? 140. Yung isang hubbers mo, ang prospect nun, ilan? 140. Ewan ko na lang kung walang mag-join doon na dalawa. Wala ho, wala ho kayo mapapajoin kung hindi ho kayo mamaprospect. Wala ho kayo mapapamember kung hindi ka mag-i-invite. And wala ho kayo mapapapayin pag hindi ka nagpapamonitor. Kasi pag hindi ka nagpapamonitor, anong gagawin mo lang sa hub? Magko-computer ka lang? Hindi mo alam yung gagawin mo sa maghapon hanggang mauubos lang, kakanood mo? Tama? Hindi mo na malayan, tapos na yung isang araw, wala ka pala pala nakausap. Tanong, ang hub, may upa wala? Yeah. Ang tubig, libre hindi? Hindi. Ang kuryente, libre hindi? Hindi. Ang internet, libre hindi? Hindi. Ang pagkain, libre hindi? Hindi. O, pag wala kang pain, ano bang tumuskos mo doon? Nakuha nyo? Yes. Kaya may mga hubbers na natutuksong gumalaw ng pain. Kaya may mga hubbers minsan nangihingi na sa mga OFW. Tama, yung iba nagpapaawa. Alam mo, dito. Alam niyo ko lang naman dito mga OFW. Tama ba? Magbe-birthday na ako dito, baka naman. Alam niyo sa amin, bawal yan, number one. Humingi ka ng extra money sa OFW. Pag may gumawa ng gano'n, pinapaalis namin. Automatic. Pag may gusto kang bili, pag may gusto kang kainin, humataw ka. Humataw ka. Para pag hataw mo, nakapagpapayin ka, ang sarap mag-withdraw. At ang sarap kumain pag alam mo pinaghirapan mo yung kainin mo. Alam mo yung problema sa iba, bakit tumatagal? Number four, discipline. Disiplina. Tandaan nyo guys, kahit saan ka pupunta, pag wala kang disiplina, hindi mo makukuha yung gusto mong resulta. Tama? Yes. Sabi ko nga, sa aim global, dapat bawal ang tamad. Kung gusto mong maging successful, tumataw ka, magsipag ka. Kami yung mga top earner, kagaya ng apply nyo, naging top earner ho kami dahil masipag kami. Dahil lumataw kami. Kung tutusin yung apply nyo, sobrang yaman na yan. Kilala nyo ba yan? Nakaano yan ho? Jeep yan ho? Ano ba tawag sa ko? Naka-hammer yan ho? Alam nyo ba magkano presyo ng hammer? Ang ganda ng bahay niya, ang laki ng kinikita niya. Kung tutuusin, humataw na o hindi, kumikita na yan. Napakaswerte nyo lang. Bakit yung apply ng mentor nyo, kahit mayaman na andito pa rin sa inyo, tinatayuan pa rin kayo. Kaya dapat natuwa ka. Ano pwede mong ibalik sa apply sa mentor na ganyan? Disiplina. Lahat ng rules, gawin mo. Sundin mo, huwag ka lalabag sa policy. Hatawin mo na maigi. Walang iniwan yan sa pag... Nakakita na kayo na nag-gym. Ako kasi nag-gym din ako eh. Alam mo sa gym, magbabayad ka dyan sa coach. Gagawin ng coach, uutos-utosan ka. O sige, buhatin mo to. Buhat ka.
Alam mo, kahit hindi mo naharap, kaya, ipupush ka pa. Kaya mo yan, buwan pa. Last three, last two. After mo mag-gym, ano mangyari sa katawan mo? Ang sakit? Halos parang binugbog ka na kabuhat. Kapalupet, ikaw pa nagbayad. Tama? Kasabihin sa'yo, oh, bukas bumalik ka. Alam mo, pag hindi ka sanay sa disiplina, pag hindi ka naka-mindset para sa result, hindi ka na babalik. Kaya marami hong pumupunta ng gym. Pagpunta, hindi na ho nakakabalik. Kamukha ng mga leaders ko, nakikita, medyo nagkakamasel daw ako. Lumalaki daw yung katawan ko. Gusto nila yung result ng katawan ko. Pero tinatanong ko sila, nakita mo ba ako pag nag-gym, baka hindi ka sumama? Alam mo, pag nag-gym ako, pumapangit yung mukha ko. Na sobrang bigat nung pinapabuhat sa akin. Nahihirapan ako, tama? Pawis na pawis ako. Pero dahil sa gusto ko ng result, tanggap mo yung hirap muna bago resulte. Yes! Tama? Dapat tanggapin ka na yun. Gusto mong gumanda yung result mo, tanggapin mo muna sa sarili mo. Sabi nila, bago daw maging successful, puro hirap muna. Puro sakit muna. Tama? Yung tipong halos gusto mo nang mag-quit. Pero kailangan mo pa rin tumuloy. Tama. Yes. Grabe. Guys, naging top 20 ho ako. Una ho ako naging top 20, 2019. Kung first time ko pumasok sa top 20, ang naging ranking ko ho is top 7. Wow. First time. And mula noon hanggang ngayon, hindi na ho kami naalis sa top 20. Eto previous 2022, ang ranking ko po is top 15. Ito matindi, ang asawa ko po is top 9. Alam nyo guys, yung account ng asawa ko, ako yung nag-workout. Ako yung naglagay ng left and right. Ang asawa ko kasi hindi naman nag-network dati. Housewife lang yun. Pero dahil sa naaaba ako sa asawa ko, yung tipong, dati ang alam niya lang is, magtimpla ng dente. Alam niya yun, mag-grocery. Sabi ko, yung asawa ko napakaganda, napakasexy. Sabi ko, turuan ko kaya mag-network. Tama? Para makatulong sa akin. Alam niyo ginawa ko guys, binilan ko ng brand new Toyota Fortuner. Wow. Nung tinuruan ko mag-network yung asawa ko, alam niyo po, pumasok kami parehas sa top 20. Para bigyan ko kayo ng idea magkano yung kinikita namin. Sa isang buwan po, may na po 3 million pesos. Wow! Ang sasakyan ho namin, para alam nyo, may Montero kami. May Fortuner kami. Ito po dala ko ngayon, Fort Everest, na nakaset up sa Autobot. Automatic ho yan. Lahat po dyan, automatic. Yung loob niyan, fully carbon fiber. Wow! Yung wala hong step board dyan, mahingitan nyo, walang tapangan. Pero once na hirawakan mo yung pintot, binuksan mo, bumababa unti-unti yung step board. Ang setup po niya, inabot ng almost 600,000. Meron pa ako Raptor, niregalo ko sa asawa ko. Kasi gusto ng asawa ko, pag nakita niyo yung asawa ko, napakaliit lang. Pero pag nakita niyo yung Raptor niya, napakalaki. Tama? Pagka na dumadating yung Raptor, halimbawa sa mall, or sa bangko, nagbabago yung asawa mo, pag nagda-drive, kahit ako napapatitig ako sa Raptor namin sa sobrang laki. Ang ganda-ganda, tignan mo malaki sa sakyan, tama ba? Yes! Ito malupet, pagbukas ng asawa ko, tumatalon! Sa sobrang taas! Nakikita nung iba, ba, babae yung may-ari? Napaka-poging Raptor, napakalaki! And sa Antipolo, yun po yung pinakamalaking Raptor. Ginastusan po yun ng 700,000 na higit. Set up pa lang. Lahat ng kotse namin ngayon, meron pa po kaming van. Meron pa po kaming Hyundai Genesis. Meron pa po kaming Ford Mustang. Brand new. Cash. Lahat po ng kotse namin, brand new and cash. Ito malupit, yung pangarap ko
matagal na nung nagsisimula pa ako, yung Chevrolet Bumblebee Camaro 2022, nabili ko na rin cash. Ito, malupit. Nung mahirap pa kami, ang pangarap ko dati motorsiklo lang. Sabi ko nga, kahit XRM lang. Alam nyo, sabi ko nga eh, kahit skeleton, kasi mga tropa ko, skeleton naman yung mga motor eh. Yung tipong pagkatinutin, no, tatanggalin yung carriage. Ewan ko yung mga trip dati, no? Eh di, syempre, yung mga tropa ko, ganun. Gusto ko na rin, XRM, kahit skeleton, okay na yun. Alam nyo guys, mag-iingat ka sa ina-attract mo, sa mga pangarap mo. Bakit? Kung ano yung ihilingin mo, kung ano yung iisipin mo, yun ang pwede mangyari. Tama. Alam nyo, kaka-attract ko dati, unang motorsiklo ko, XRM. X-skeleton. Ito malupit. Yung XRM na X-skeleton na yun, lahat ng wala, nandodood. Walang flarings. Walang plate number, walang taillight, walang headlight, walang tambuncho, wala rin preno. Pero baliw na baliw ako, unang motor ko yun eh. Tama ba? Yes! At katas yun ng AIM Global. Ngayon po, guys, yung mga nakarating sa bahay, ano, pag pumunta kayo sa bahay ko, dalawa lang naman ang BMW kong motor sila. Wow! Meron po akong ZH2 na Kawasaki na 1,000cc. Yung pangarap ng mga vlogger, meron ako noon. And syempre, yung ultimate ng pinakamotor ng mga mayayaman, meron akong Ducati Panigale. Yeah! Ang presyo niya, 2 million mahigit. Motor pa lang, 2 million na mahigit. Pag nakita mo yung motor ko, ay ako na nagsabi sa'yo, talaga mapapalimun ka kahit saan ko ipark yun. Nagmaralaki nga ako eh. Nag-rides kami. Alam mo yun, ang ganda ng helmet ko. By the way, ang helmet ko, alam nyo, 120,000 lang naman. Wow! Walang-wala eh. Helmet pa lang! Yung suit ko pa lang! Alam kasi ng mga nagmumotor yan kung mahal yung helmet mo o hindi eh. Yung suot mo. Alam mo, pagdating mo doon, grabe! Tunog pa lang ng Ducati ko, pinagtitinginan na. Eh, naka-helmet ako. Tama? Grabe talaga nakatingin sa akin lahat yun. Paghubad ko ng helmet ko, narinig ko isa, sabi, ay, di puta. Nakita yung mukha ko, na-dismay eh. Sino ba mga nakating... Naka-di puta ko. Naka-Ducati ngayon. Sila Ding Dong Dantes. Tama? Mga artista. Mga mayayaman na nakakabili ng Ducati. Alam niyo, naka-adopt sa Ducati Philippines. Nakaka-rate po sila, Ding Dong Dantes, Richard Gutierrez. Nagpe-breakfast ride kami sa amin sa Tagaytay. Alam niyo, almusal namin doon, halos 6,000 almusal namin. Breakfast ride ng mga nagdu-Ducati. Eto matindi. Sino mag-aakala? Yung isang member nila na nalaka-Ducati, dating conductor lang ng jeep. Yes. Ano ba? And alam nyo guys, napakasarap yung mama. Yes. Ako na nagsabi sa inyo. Kung naiintindihan mo itong ginagawa natin, hindi ka na mag-ubuhin. Kung naiintindihan mo gano'ng kasarap yung mama, and yung reason mo, bakit kailangan kayo umaman? Hindi ka na magpukwit? Hindi ka na magiging tamad? Alam nyo guys, sabi ko nga eh, oo, may mga umuwi, tama ba? Yes. Pero kayong mga nag-i-stay, kayong mga lumalaban kahit nahihirapan, kayo yung malapit na sa mga pangarap nyo. Yes. Bago ka mag-quit, bago ka sumuko, lagi ko sinasabi to, tanungin mo muna yung mga magulang mo. Yung nanay at tatay mo, nung nabuntis yan, yung nanay mo, hindi na mapakalian. Yung tatay mo, tuwang-tuwa. Tama ba? Kahit di marunong umakit ng puro ng bangga, umakyat eh. Mapakain lang yung nanay mo ng maasim na mangga. Tama?
Eto matindi. Nung ipapanganak ka na ng nanay mo, ang isang paa niya nasa ilalim agad ng kumay. Alam mo ba yun? Napilit kang inilabas ng normal. Nung sanggol ka, hindi ka pinadapuan sa lamok. Binilang ka ng gatas, diaper, paulit-ulit. Nung nag-aral ka na, kahit hindi ka kayang bilan ng sapatos, pinapangutang kuyang. Binilang ka ng bago. Lahat ng kailangan mo, binili sa'yo. Ang tatay mo, kahit yung gabi, ginagawang araw, makapagtrabaho lang. Pero kahit minsan, narinig ko ba sila, umangal sa'yo, anak, hindi ko na kaya. Gusto ko na mag-quit. Kaya nga dumating ka sa edad na yan eh. Iniraos ka ng nanay mo. Ngayon, andito ko sa M-Global. Kahit pa paano, baka may idea nanay mo kung ano M-Global. Alam mo ba, kahit pa paano, umaasa yan sa'yo. Na balang araw, pag uwi mo sa bahay nyo, pagbalik mo sa lugar mo, ibang tao ka na. Yes. Guys, kilabutan ka kung hanggang ngayon ang nanay at tatay mo hapit na hapit sa pagtatrabaho. Kilabutan ka. Bakit? Ang buhay ng tao hindi natin hawa. Ang tatay ko po, namatay ho na mahirap kami. Wala ho kami nagawa. Bakit? Wala kami pere. Tama? Sabi ko nga eh. Pag pumapasyal ako sa puntod ng tatay ko, kahit gano'ng kamahal yung bulaklak na dala ko, hindi niya na maamoy yun. Kahit gano'ng kamahal na kotse, parada ko, hindi na siya makakasakay. Kaya kung kailan ka dapat tumabi sa mga magulang mo, ngayon, habang malakas pa sila, habang malinaw pa mata nila, dapat apitin mo nang humataw sa Global. Bakit walang ibang babago sa buhay nyo kundi ikaw? Tanungin nyo pamilya mo. Tanungin mo sarili mo. Sa pamilya mo, sino babago ng buhay nyo? Yung kuya mo? Ako, tinanong ko yan eh. Pito kami magkakapatid. Sino babago sa buhay namin yung kuya mo? Eh, yung kuya ko, walang kwenta ka. Nag-asawa maagi. Tama? Ito malupit. Nagkasama maaga dalawang kuya ko. Ako sumulo, lahat ng obligasyon, naging breadwinner ako. Eto matindi. Nag-asama na yung dalawa, sa amin pa nakatira. Alam mo nung bagong mag-asawa yun, yung kuya ko at saka yung asawa niya, napaka-sweet. Matindi. Araw-araw, parang may hawak ng flowers yung babae. Buto. At may isang rose na hawak. Alam mo pag kumakain nyo ng spaghetti din sa pansit, pag nasa sarasahan din yung babae, yung kuya ko nakakuha agad ng tissue. Lintik ang makapuros sa uso ng babae. Alam mo naman kung mag-asawa na? Ngayon, mag-asawa na? Pag kumain yung babae at nagkasarasa rito, sinasabi ng kuya ko, lintik naman ang baboy mo naman kumain. Wala na yung sweet. Tama, pagtatawid ng kalsada, parang sad ko yung babae kung hawakan ng kuya ko dati. Ngayon, pagtatawid na sila, palibasa, mataba na yung babae. Uy, bilisan mo, makasagpasag sa akin kaya. And rinig na rinig ko, lagi pinag-aawayan nila. Alam mo pinag-aawayan nila, ba? Diaper! Araw-araw, sa ginawa ng Diyos, kung umaga, tanghali, gabi, diaper. Hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko, ano ba? Hindi ko nititigil. Araw-araw na lang, pagkalaki-laki yung dalawa, diaper, pinag-aawayan nyo. Alam nyo nung nag-asawa na ako, kaaway-away pala talaga yung diaper. Lipsing na yan. Madaling araw, iihi yung baby. Umaga, iihi ulit. Tanghali, iihi ulit. Meriendahan, iihi. Pagdating ng gabi, iihi ulit. Diyos ko, sa isang araw, nakakalima-anim na diaper. Ang sakit sa bulsa, talagang pag-aawayan nyo pala talaga yan. Pag-aawayan nyo pag wala kayong pera. Tama.
Kaya sa mga hoppers dito na lagi namin pinapayuhan, huwag muna mag-jowa. Huwag muna intindihin yung jowa. Sabi po kasi bawal mag-jowa eh. Pwede kayong pumasok sa hub kung mag-jowa na kayo. Tama? Or mag-asawa na kayo. Ano, pag-iwalay natin kayo. Pwede po yun. Pero kung darating kayo sa hub, hindi kayo mag-jowa, dito kayo magliligawan, pinapauwi ho natin. Mahigpit kami sa pag-jowaan. Bakit po? Mahirap na. Pinayagan kayo ng magulang nyo para mapunta rito. Tama? Ayaw naman namin na uuwi kayo, ang resulta nyo, baby. Baka naman sabihin nyo sa akin, grabe naman eksaurado mo apply. Jowa, parang baby na agad. Tama? Alam nyo, binabara ko yung mga leader ko. No? Bakit? Pag nag-jowa, ano gagawin nyo? Magtititigan? Tama ba? Magpipisi lang ng kamay? Sabi ko, hindi doon din papunta yun eh. Tama? Alam nyo guys, huwag kayo magmadali mag-jowa. Huwag kayo magmadali. Bago ka mahalin ng ibang tao, mahalin mo muna sarili mo. Yes. Alagaan mo muna sarili mo. Pagandahin mo, pagawapuhin mo yung sarili mo. Ito malupit. Payamanin mo muna sarili mo. Yes. Baka isa lang ang brief mo, maniligaw ka. Isasampay mo pa niya. Tama? Sabi may ganun, ipagsampay, butas-butas. Ito malupit. Yung isang leader ko, isa na lang ang brief, may nagnakaw pa. Sabi ko, ano ba naman yan? Nire-report sa akin, ayusin daw yung problema, may nagkakanakawan. Sabi ko, ano yung nakaw? Brief upline. Tapos sabi ko, hindi wala ka nasuot ngayon, wala na to. Tama ba? Ang tindi. Pero alam niyo ba, yung nawalan ng brief na yon, ngayon po ang kotse, dalawa na. Yes! Guys, huwag ka muna magmadali mag-jowa. Kakamadali mo, makakakuha ka ng maling tao. Yes. Tama? Yes. Masarap yung tipong pag maliligaw ka, nakakotse ka na. Matalag eh. Iba pag mayaman ng ligaw, iba pag mahirap ng ligaw. Subukan mo, mahirap ka, maliligaw ka, bababa ka sa tricycle, yung tatay, malayo pa lang, sasabi sa anak, anak, ayan yung mahirap mo maliligaw. Wala man lang dala. Tama ba? Pagkatok mo mahirap sa pinto, tok, 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 sasabi ng tatay, ah, wala, sarado na kami. Tama? Pag mayaman ka, subukan mo, maliligaw ka, bababa ka ng Everest, bababa ka ng Camaro, ng Mustang, malayo pa lang, ang unang kinikilig, yung tatay. Yes. Tama? Ano sasabihin ng tatay? Hala na! Ayan na yung mayaman mong maliligaw, naka-Camaro! Pagdating sa pinto, tatay mo sa... Tatay mo. Yung tatay ang sasalubong, tama? Eto matindi. Ang tawag sa'yo agad, anak. Anak, pasok ka! Yung pinakamaganda, pinakamalambot, pinakamainam na upuan, yun ang ipapaupo sa'yo. Nako mo? Yes. Pukwentuhan ka ng tatay. Aalungin ka ng lahat. Mula sa tubig, kape, juice, soft drinks, ialok sa'yo. Eto matindi. Tasabihin sa'yo, oy anak, pag di mo na gusto itong anak ko, may dalawa pa doon, mag-iingin na sa'yo. Sarap magatid ng anak ko sa school. Kanina po, graduation ng anak ko, ang ginamit namin Camaro. Yung mga classmate ng anak ko, alam mo yung tipong tuwang-tuwa, baliw na baliw. Sa school nila, nag-iisang Camaro lang yun na naghahatid sundo sa kanila. Alam mo sabi ng mga bata, Ralph, sana all. Sabi sa anak ko, Ralph kasi pangalan ng anak ko eh. Alam mo, minsan, Monday, Camaro, Tuesday, Mustang, Wednesday, Everest,
Webes, Raptor. Pagdating ng Friday, Genesis. Minsan, pag pinapatawag ako ng ticket, Ducati, dinadala ko. Pagkainwalay pa kami ng kasama ko ng sasakyan. Kasi minsan, galing ako ng jeep, dumidiretso ako. And pinagtitinginan ako, kala nila kung sino yung naka-Ducati. Kala siguro nila sa Dingdong Dante. Wow! Good! Pero every time, pag nag-uubad ako ng helmet, napapamura tayo rin. Ay, di puta! Akala ko si Dingdong. Diba? Pero ang sarap sa feeling, guys. Alam niyo ba lahat ng gusto ng asawa ko, nabibigay ko ngayon? Wala sa mga sasakyan. Ang sasakyan po ng asawa ko, Raptor, Mustang. Yan po ang kotyo. Tsaka meron siyang expander tsaka Montero. Pampalingi lang namin. Sabi na. Pagka, ayan, na sila Albert, nakakapunta sa bahay ko eh. Alam niyo, wala ho ako sa bitan ng susi. Di ba yung nakikita niyo sa bitan ng susi? Wala eh, kasi pag ginawa ko sa bitan, yung kwento namin, mapupuno ng susi. Ang lagayan mo po ng susi, isang anong ganun, lagayan ng paksa. Minsan sa paghahanap pa lang ng susi, nalilito na ako eh. Kasi ang big bike ko, lima. Ang kotse namin, walo. Okay, no? Malilito ka talaga. Kahit mga sapatos, guys, pag nakarating kayo sa bahay, mahingitan nyo yung mga koleksyon ko ng sapatos. Meron akong Jordan, ito pa yung isa sa pinakamahal ko, Jordan 1, na off-white. O, kasi nung last time, bumili kami sa Hong Kong, kami na-apply Louis Gascon, ng Air Force 1 naman, off-white din. Every time naglalabas ang Jordan ng off-white, bumibili ako. Bakit? Kasi after 3 years, 5 years, napakamahal. Search nyo, Jordan off-white, Jordan 1 off-white, ang halaga niya is 160,000 na. Wow. Hindi na rin mabilang yung LB ko. Lahat ng mga pangarap ko, nakuha. Sabi ko nga eh, pati yung pangarap ng kapitbahay namin ako. And dito guys, walang imposible. Bakit po? Dito hindi namin tatanungin ano natapos mo. Ang estado ko sa buhay. Inom lang ako sa buhay. Dito ang tatanungin namin, gaano ka ka-willing baguhin ng buhay? Oo, nahihirapan ka ngayon. Nasasaktan ka. Minsan, naka-overay ka ng apply. Pero alam mo ba, lahat na nararanasan nyo rito sa hub, ang tawag po dyan, process. Sabihin nyo, process. Process! Pinakalas, proseso. Process! Guys, sabi nung iba sa akin, ano sikreto mo, apply? Bakit dalawa kayo mag-asawa, tapo yun? Sobrang successful kayo. Alam nyo guys, isa lang masasabi ko, magtiwala kayo sa apply nyo. Yes. Sa mentor nyo. Sa company. Pinakalas sa sarili mo. Kasi in the end of the day, wala akong ibang magpapayaman sa inyo kundi ikaw din. Napakaswerte na natin lahat. Binigyan tayo ng AIM Global. Number one company, the best company. Sobrang tatag. Number two, meron tayong napakagandang produkto. Nag-i-innovate. Number three, ang presidente po natin, si Dr. Ed Cabantong. Pinakamusay na presidente. And number five, meron po kayong grupo na gaya nito. Alam niyo ba hindi lahat nakakapag-hub? Alam niyo ba hindi lahat na may mentoran? Sabi ko nga eh, iisa lang tayo ng kumpanya, tama ba? Yes. Naniniwala kayo doon? Yes. Iisa lang tayo ng produkto, tama ba? Yes. Iisa lang tayo ng presidente, tama ba? Yes. Iisa tayo ng sistema, tama ba? Yes. Marketing plan, tama? Yes. Pag nakadirect ka ng 80,000, ganun din sa akin? Yes. Yung painting mo, ganun din sa
sa akin? Yes. Parehas lang eh. Ang tanong, bakit hindi tayo parehas ng resulta? Kung pare-parehas pa tayo ng company, ng produkto, ng marketing plan, ng sistema, pare-parehas pa tayo nag-online, tanong, bakit hindi pare-parehas ng resulta? Hindi nyo natanong yan? Diba? Oo nga no. Ba't sinapply ni Adrian dito? Ang hiyaman. Sila Prati. Yung mga top earner. Tama? Alam niyo ang sagot? May proseso. Lahat po ng mararanasan nyo dito sa hub. Ano yun? Mula sa pagkain mo ng hilaw na kanin? Pagkain mo ng hindi masarap na ulam? Yung katabi mo, pasaway? Yung katabi mo, maingay, mabantot? Lahat yung proseso. Tama? Yung tipong, ang dami rejection na lang na lahat yung process. Lahat tayo gusto natin malaking network, tama? Yes! Pag lumaki network mo, lalaking income? Yes! Yes! Kung gusto mo lumaki network mo, lumaking income mo, tiyagain mo yung proseso. Itawid mo yan. Bakit dyan ka matututo? Bago ka maging top earner, kinakailangan maging leader ka muna. Paano ka magiging leader kung simpleng pagsunod sa hub, sa rules and regulation, hindi mo magawa? Tama? Sabi nga, may pumasok na hubbers. Ang ulam namin nung time ngayon, tortang tanong. Wala lang ketchup, nag-quit eh. Power! Gusto yung mamang ketchup lang ng quit? Ang tindi ng commitment? Tama! Lahat na mararanasan nyo sa hub, proseso yan. Paano ka bibigyan ng Panginoong Diyos ng grupo kung ikaw mismo hindi mo kayang i-handle sa sarili? Tama? Lahat tayo, pwedeng bigyan ni Lord na 1,000 sa left, 1,000 sa right. Gusto niyo ba yun? Yes! 1,000 hubbers sa left, 1,000 hubbers sa right, total 2,000. Para yung mamang ka, pwede ba yun? Yes! Pwede, pwede. Pero kailangan dumaan ka sa process. Kailangan mahirapan ka, ma-reject ka, mapagod ka. Kailangan malagasan ka rin ng grupo. Yes! Kailangan ma-experience mo yung na-experience namin. Kailangan mag-solve ka ng mga problema sa hub. Bakit? Kasi pag binigyan ka ng Panginoong Diyos ng 2,000 tao, left and right, at hindi ka pa ready, marami kang sisirahin pangarap. Marami kang sisirahin tao. Bakit? Pag lumapit sa'yo mga leader mong upline, grabe, na-reject kami, na-discourage kami. Upline, grabe yung mga onliner namin, nag-uwihan. Eh, di mo naranasan, ano sasabihin mo? Ala, paktay tayo dyan. Talaga, na-reject ka? Tama ba? Pero kung ikaw mismo naranasan mo, kaya mong i-motivate yung dapang-dapa mong leader. Kaya mong palakasin lahat ng nanghihina. Tama? Yes. Kamukha sa amin, guys, alam nyo, baka sabihin nyo, ikaw kasi parang ang galing mong talumpati eh. Alam nyo ba, nung una ako rito, hindi rin ako marunong mag-talk. And ito yung isa sa pinaka-ayoko yung magsalita. Pero dahil sa gusto ko yumaman, lahat yan, inaaral ko. Lahat yan. Ultimo yung pag ganyan-ganyan ng speaker, inaaral mo yan. Yung pag ganun-ganun ng mga mukha, inaaral ko yan. Tama ba? Yes. Kung gusto mo yumaman, copyin mo lahat ng ginagawa ng mga mayaman. Yes. Tama. Alam mo, simple lang. Pagdating sa pagbibisyon, si Doc Ed, kinokopya ko. Pagdating sa pagtotok sa energy, si Sir John Aspirin. Dito, pag magaling ka mga opya, payaman ka! Yeah! Isa sa pinakamadali rito, pangongopya. Hindi ho bawal mga opya. Kaya nga ho nandito ako para ituro rin sa iyo yung ibang ginagawa namin sa ka. Although pare-pares naman tayo na mong prospect, nag-i-invite, nagpe-present. Pero iba lang kasi talaga yung malalim yung motivation mo. Yung malalim yung deepest way mo, bakit mo ginagawa?
Yung tipong kahit anong mangyari sa'yo, tutuloy ka. Kahit malakas grupo mo, tutuloy ka pa rin. Kahit hirap na hirap ka na, tutuloy ka para sa mga pangarap mo. Ilang beses ho ako nalagasan ng grupo. Hindi na mabilang. Bago lumaki yung UDP, ilang mga leader council ko muna yung nawala. Bandang huli, napapansin ko, ako na lang yung natitira. Tama? Pero may purpose pala yun. May purpose pala kung ba't nangyayari yun. Minsan, may dumadating na problema sa'yo. Pag may problema, may solution. Yes. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok ng alam niyang hindi mo kakayanin. Tama. Yes. Kailangan lang i-survive mo. Hindi yung pag dumadating na yung pagsubok, ang option mo na mag-quit. Paano kaya pag mag-quit ka? Wala naman top error dito. Hala, grabe si Apple, no? Ang daming kotse. Ang yaman kasi nag-quit. May ganun ba? Wala. Lahat po na naging top error dito, nag-PS, nag-hirap, nag-sacrifice. Kaya kami na-bless. Kung pwede nga lang namin ipahiram yung dalawang mata namin, ipapatukot ko ito, papahiram ko sa inyo. Totoo po yun. Kaso hindi pwede matubunag ako. Tama? Ang tangi lang namin magagawa is mentoran kayo. I-inspired ka. Na hindi habang panahon, mahihirapan ka. Kung napupuyat ka sa hap, ngayon lang yan. Sabi mo, ngayon lang to. Ngayon lang to. Kung nahihirapan ka sa hap, ngayon lang to. Ngayon lang to. Kung puro problema yung dumadating sa'yo, ngayon lang to. Yes. Kasi pag ikaw na-bless na, tuloy-tuloy na yan. Yes. And sabi ko nga, 15 years na po ako sa In Global. 15 years ko na rin po itong ginagawa. Kaya huwag kayong magtaka pa at sasabihin nyo, kayo kasi ang galing nyo na magsalita. Subukan mo, 15 years ka, ewan ko, hindi ko pa kumulit. Tama ba? Yes. May problema ka kung 15 years ka na, hanggang ngayon hindi ka makahawak ng mikropono. Tama? Alam nyo guys, lahat tayo na blessed ng opportunity. Lahat tayo hindi lang opportunity na bigay, pati chance. Chance para baguhin yung mga buhay. And bago matapos, meron akong kwento. Yun! Itong kwento na to is true to life story. Nangyari pa to sa Inglaterra. No? Merong isang tatay. Yung tatay na to is nawalan mo ng trabaho. Ang trabaho niya is janitor. Sino nakakita ng janitor? Kanina, wala tayo nakakita ng janitor. Yung janitor na to nawalan ng trabaho, meron siyang isang asawa, isang anak. Ay yung anak niya dumidedi pa, dumadaya pero pa. Kailangan niya magkaroon ng trabaho. Ang ginawa ng pobreng tatay na to, pumunta sa isang malaking kumpanya. Nag-apply ng trabaho bilang janitor. Pagpasok niya sa kumpanya, ang haba po ng pila. Ang dami rin nag-apply ng trabaho. Marami rin nag-apply na janitor. Eh nung sa haba ng pila, inabot doon ng 3 hours, naghihintay siya sa pila. Nung siya na pinapasok ng manager, tinanong siya, "Sir, number one, may email address ka ba?" Anong sumagot yung pobre janitor? "Wala po, ano po yun? Wala po ako." Sumagot yung manager. Sabi ng manager, "Sorry sir ha, hindi kami nakikipag-transact sa walang email address. Makakaalis ka na, hindi ka matatanggap dito." Alam nyo guys, lumabas yung pobre janitor, lungkot na lungkot. Sa sobrang lungkot niya, iniisip niya, paano kaya ako kikita ng pera ngayon na ibibinang? At habang naglalakad siya pa uwi, nakakapa niya yung bulsa niya, meron pa siyang 300 pesos. At hawak-hawak niya sa 300 pesos, napadaan siya sa isang palengke. Yung palengke, nakita niya, may mga nagbebendor ng kamatis. Ang lakas!
kamatis, sibuyas, etc. Ang ginawa niya, yung 300 pesos, binili niya ng kamatis, nirepack niya. Wala siyang pwesto, hawak-hawak niya lang yung mga plastic ng kamatis na ganyan. Alam mo, binenta niya. Wala pa isang oras na ubos. Dahil maaga pa, ang ginawa niya, yung 300 pesos, tumubo siya ng 600. E binili niya lahat. Binenta niya. Bago maggabi, naubos po lahat ng kamatis. Yung 600 pesos, naging 1-2. Tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa siya. Pagdating doon sa bahay nila, sinalubong siya ng asawa niya. Ibinigay niya yung 200 pesos pangkain nila sa hapunan. And yung 1,000, itinabi niya. Dahil sabi niya, bukas ng umaga, madaling araw pa lang, sisimulan ko na uli magtinda ng kamatis. Alam nyo guys, ginawa niya yon umaga, nakabenta siya, naubos yung 1,000, naging 2,000. Hanggang sa after ng isang buwan, meron na siyang kariton, hindi lang kamatis tinda niya, sibuyas, bawang. After ng ilang buwan uli, may pwesto na siya, hindi lang isa. Ang dami niya ng pwesto sa palengke. After 5 years, yung pobreng janitor, nagpatayo na ng sariling palengke. Alam mo guys, yung pinatayo niya palengke, napakagandang palengke. Ganong aganda? Aircon. Sabi no? And hindi lang yon, nagkaroon siya ng 3 mansyon. Hindi lang yon, nagkaroon siya ng 7 sasakyan. Sa sobrang yaman niya, inalok siya ng mga insurance para sa sakyan niya at para sa palengke niya. Tama ba? Alam nyo guys, mayroong isang lumapit sa kanya, napakalaking insurance. Yun yung nagustuhan niya. And sabi sa kanya, sir, itransact natin yung insurance mo bukas ng umaga. Pumunta siya doon sa insurance company. Napakalaki. Dahil mayaman siya, VIP siya. Pinadiretso siya sa VIP. 3 nag-asikaso agad sa kanya. Hinarap siya nung pinaka-head. Yun ang may ipag-transact sa kanya. Tinignan yung profile niya. Grabe ka, sir. Ang lalaki ng bahay mo. Ang dami mo sasakyan. Yung palengke yung pinatayo mo, napakamahal, aircon pa. Grabe, sobrang yaman mo na talaga. Alam mo, sabi nung pobreng janitor dati, itransact na natin yung aking insurance. Ano bang kailangan natin gawin? Sumagot yung manager. Sabi nung manager, may email address ka ba, sir? Alam mo, sumagot yung pobreng janitor, ano? May nagulat pa rin, ha? Email address na naman. Wala ako niyan. Alam mo, sumakit yung manager. Grabe ka, sir. Napakayaman mo. Wala kang email address. Ano pa kaya ikaw kung may email address ka? Alam mo, sumagot yung pobre. Sabi niya, sir, kung may email address ako, malamang janitor ako ngayon. Anong moral lesson? Wala, nakwento ko lang. Ano lesson? Hindi aksidente nandito ka. Hindi aksidente napunta ka rito. Tandaan mo, hindi tayo magkakilala. Hindi ko kayo kilala personal. Pero hindi aksidente napunta ka rito. Lahat ng bagay may purpose. So dali lang ako sa labas. Hanggang ngayon, hindi nila alam paano yung maman. Ano pa totoo? Punta ka sa paradaan. Paradaan ng tricycle. Paradaan ng jeep. Paradaan ng bus. Araw-araw, pare-paresyo mo ba? Gumabiyake, nagtatrabaho. 5 taon ng employment, wala pa rin nababago. 10 taon ng employment, hindi nila alam paano baguhin yung buhay nila. Yung iba, 15 years na, yung iba, kinatandaan na. Pero ikaw, ang aga mo na punta rito. Ang aga mo na mumulat sa mga tamang mindset. Ang aga mo natutunan yung sekreto ng mga mayaman. Bakit lalo kayo mayaman? Alam nyo guys, nung narinig ko yung mga sekreto ng mga mayaman na yan, sabi ko, bakit pa ako babalik sa pagiging empleyado? Kung alam ko na dito pala ako pwede umaman. Sabi ko, pag ako nag-quit at bumalik ako sa pagkukonduktor, may sira na ulo ko nun. Tama? Eh ano naman kung dito ako mahirapan?
Matagal na kami mahirap, bakit pa ako natatakot mahirap? Tanungin mo sarili mo. Matagal ka na rin mahirap, bakit matatakot ka pa maghirap? Guys, okay lang maghirap dito, mahirapan magtiis. Kung alam mo naman, after 1 year, after 2 years, mababago na yung mga buhay. And last guys, hindi natin kasalanan pinanganak ang mahirap. Pero kung tatanda ka at mamamatay ka mahirap, kasalanan mo yun. Lahat tayo binigyan ng opportunity, sabi ko nga sa inyo. And lahat tayo, kaya natin baguhin yung mga sarili natin. Tama? Yes. Ano ba naman yung hatawin mo na mag-online? Ano ba naman yung sundin mo yung mentor, yung upline mo? Walang mawawala sa'yo. Pero pag ginawa mo yan, tulad ko, kinain ko lahat ng pride. Lahat po. Lahat kinain ko. Bakit po yun naman yung babago sa buhay namin? And alam nyo guys, ngayon po, nakapagpatayo na kami ng ganito kalaking building. Half-day, third floor. Ang cashang onliner, 300. 300 hovers. Yun po is nasa multiplier po. O iba pa yung mga hovers ng ibang mga leader. Iba pa yung mga hub nila. And ngayon po, alam nyo ba, yung kaninang kunuwento ko na lupa na inalagaan dati ng nanay ko, binili ko na rin. Dinala ko yung nanay ko. Alam nyo nung dinala ko yung nanay ko noon, tumulo yung luha eh. Kasi sinabi ko na yung dating inalagaan nyo, nabili ko na. Alam mo, lalo kumiyak yung nanay ko. Alam nyo bakit? Sabi ko kasi ikaw pa rin maglilinis niya. Hindi, joke lang. Alam nyo ba yung lote na yon? Pinaguhitan ko na ng plano. Gagawin kong private resort. Wow! And syempre, pag natapos yun, i-invite ko rin kayo. Yes! Yes! Meron po yung seminar room. Kasi pwede na mag-BMS doon training, yun ang purpose ko. Malaki yung lote na nabili ko. Meron akong pinapatay yung seminar room na kasya ang 200 hovers sa pagte-training. Yung mga maliliit na grupo ko, pwede na mag-relanite doon. Grabe no, papa-aircon ko yun. And papagandahin ko yung resort. Para at least, yung ginagawa natin na to, hindi lang ngayon to. Yung tipong kahit wala ka na, yung mga maiiwan mo, uukit na yan. Yung pangalan mo, uukit na yan sa isip at puso ng mga tao na tulog. Yung pinaka-last guys, pagtiwalaan nyo yung company, pagtiwalaan nyo yung upline nyo, pagtiwalaan nyo yung sistema na ginagawa natin. Kasi marami nang binago ang buhay na to. Sa amin lang eh. Sa akin lang guys eh. Grabe po. Sabi mo nga, saan ka makakita ng kumpanya na pwede mong itaya yung buhay mo? Pwede mong ubusin yung panahon mo. Pwede mong ubusin yung oras mo. Yung talento mo, yung galing mo, pwede mong ilahat. E buos lahat dito. Alam niyo kung bakit? Gaya ng ginawa ko. Buong buhay ko sa Englobal ko binigay. At kahit top earner na kami, hanggang ngayon, nagsaserve pa rin ako sa Englobal. Kahit ito ng grupo. Bakit tulong ko to sa company? Ang goal natin, lumaki ng lumaki ang kumpanya. Tulungan nyo po kami, alagaan yung kumpanya. Tulungan nyo po yung mga upline, mga mentor nyo, alagaan yung kumpanya. Bakit? Pag nawala ang kumpanya, wala na rin tayo. Tama? Yes. Kaya ho namin, inaalagaan tong kumpanya na to. Hindi na ho para sa amin eh. Alam nyo kung bakit? Tutusin. Ang dami na namin ipon. Mayaman na ho kami. Sabi nga ni Doc yun eh, nung every time nausap ko si Doc. Rock, ikaw sobrang yaman mo na. Ako pa lang ha, wala pa yung DTC ng kasama ko. 100 million na. Na-earn ko. Yung kasama ko po, nag 51 million na. Total 151 million. Millionaire o millionaire na? Marami na kaming property. Marami na kaming savings. Pero lagi sinasabi ni Doc, alagaan natin yung kumpanya.
para sa mga nagsisimula tayo. Ito yung kumpanya na pwede mong ibuhos yung buong buhay mo. Bakit? Pag yumaman ka na tulad namin, at sa sobrang bait mo, kinuha ka ni Lord. Di ba pwede yun, no? Yes. Sobrang bait mo, kunin ko kaya to. Kaya ako, hindi ako masyado mabait. Pag sa sobrang bait mo, kinuha ka ni Lord, alam mo ba, eto lang yung kumpanya na yung position mo, yung income mo, pwede mong mapamana sa anak mo. Yes! Tanong, sulit o sulit na sulit? Sulit! Kaya ba't ka manginayang sa pagod mo, sa hirap mo? Kung alam nyo lang ano yung tinatrabaho natin dito, future nyo ang tinatrabaho natin dito. Yes! Tama? Yes! Alam nyo guys, pinakalas ang nanay ko, 50 mil kada linggo na natanggap sa akin. Yung mga kapatid ko, nabigyan ko na ng mga sasakyan. Pero ni isa, wala pa rin nag-member. Grabe talaga mga linggo. Walang tumutulong sa akin, totoo. Buti pa ibang tao nagtiwala sa akin eh. Ngayon yung ibang tao, mga millionaryo na eh. Tama? Pero ganun talaga guys. Pwede yung mga mahal nyo sa buhay, hindi mo na maniwala yan. Maniwala yan sa'yo. Ituloy-tuloy mo lang. Atawin mo lang. Kasi balang araw, lahat ng matagod, hirap, sakripisyo mo, buong pamilya mo may kinabang. And last guys, always follow your upline. No? Your mentor, your coach. Kasi guys, sabi ko nga, wala pa kayo, millionaryo na yung mag-asawa nyo. Sobrang laki na ng grupo. Actually, nung bago pumutok yung grupo ko, sila, Adrian Vito, isa sa mga idol ko. Ang laki ng grupo niya! Pinangarap ko magkaroon ng grupo na gaya ng kay Adrian. Pero sabi nga nila, walang imposible. Parang ikaw na nakikinig ngayon. Pwede wala ka pang tao, wala ka pang downline, wala ka pang leaders, wala ka pang hoppers. Okay lang yan. Ang importante, trabawin mo to. Ang importante, aralin mo to para magkaroon ka ng tinatawag na business skills and knowledge. At pag meron ka rin yung mga yan, believe me, unti-unti, lalaki rin ang network mo. Masulit ba? Yes! Dati ba natutunan? Yes! Uwi pa ba? Hindi na.